gustuhin daw ng ilang nasalanta na bagyong Yolanda na tumira sa maliit na bunkhouse kaysa manatili sa kanilang tent. Nanindigan naman ang Malacanang na makatao ang ipinatayong temporary shelters. Kahit hindi raw isinunod ang mga ito sa international standards, pasok naman daw ito sa ating building code. Nakatutok si John Cisante. Simula ng wasaki ng bagyong Yolanda ang kanyang bahay, natatakot na raw si Dolores tuwing umuulan. Lalo ngayon dahil tela na lang ng tent ang proteksyon ng kanyang pamilya. Kaya inaabangan daw nila ang paglipat sa bunkhouses na itinayo ng gobyerno. Mas okay na lang siguro doon. Kasi dito papakot niya kami. Lalo na pag mahangin. Mahigit 200 bunkhouse units ang itinatayo ng DPWH sa Leyte at Samar provinces. Doon pansamantalang titira ang nasalanta ng bagyong Yolanda habang inaasikaso ng gobyerno ang permanente nilang lilipatan. Pero maraming pumunta sa liit at disenyo nito. Sa orihinal na plano ng DPWH, ang isang bunkhouse unit merong 24 na kwarto. Ang isang kwarto para sa isang pamilya gaano man ito kalaki. Silipin natin ngayon kung gaano kalaki yung isang kwarto. Ito yung original na laki ng bawat kwarto. Imagine nyo na lang kung lalagyan to ng kama tapos 6 na tao yung nakatira, medyo masikip nga. Kaya naman pinunan ng mga eksperto. Ang balak daw ng DPWH, tatanggalin nila itong partition sa gitna para naman madoble espasyo. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Tacloban, nagkaroon din sila ng agam-agam sa original na plano ng DPWH. We are satisfied that they are now fixing or making the necessary corrections. But of course, that remains to be seen pa po. Tignan ho natin kung ano po ang mangyayari after na-correct na po itong mga ito. Sa gitna ng mga kritisismo, nanindigan ng Malacanang, makatao ang temporary shelters. Bagamat aminado si Presidential Spokesman Edwin Lacerda na hindi nila sinunod ang international standards sa pagpapatayo ng mga unit, pasok pa rin daw ito sa Philippine Building Code. Base sa international standard, dapat ang isang unit ng bunkhouse may sukat na 20 square meters. Pero sa itinatayong unit sa Tacloban, nasa 17.28 square meters lang. We are following our standards. We don't necessarily have to follow international standards, but because our concern is safety, our concern is they should not be congested. Hindi rin daw overpriced ang bunkhouses, kaya buo pa rin daw ang tiwala ni Pangulong Aquino kay DPWH Secretary Rogelio Singson. Nauna nang sinabi ng urban planner na si Architect June Palafox na isa sa advisor ni Rehabilitation Czar Secretary Ping Lacson, undersized at substandard ang ginagawang bunkhouses. Sa isang statement, nilinaw niyang hindi niya inakusahan ng korupsyon ang DPWH. Nananatili raw ang kanyang tiwala kay Singson. Sana raw hindi ito magbitiw sa kanyang pwesto. Si Lacson, hindi pa raw nakakapagbigay ng report kaugnay ng anomalya umano sa bunkhouses. Pero nakipag-ugnayan na raw ito sa CIDG na nagpadala ng team sa Tacloban. Kabilang sa iimbestigahan ng CIDG, ang di umano'y pagkakasangkot ng isang kaalyado ng Pangulo at isang dating COMELEC official na sinasabing tumanggap umano ng kickback sa local contractors. Mula dito sa Tacloban City, Jam Cisante, nakatutok 24 oras.